So what's up mga kapatid at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video mga kapatid, gagawa tayo ng reaction video para sa bagong pwesto ni Tiwata Pares Overload, no? Mas pinaganda, mas pinalinis at mas pinabongga, no? So dito mas legit yung kanyang pwesto, no? Mas maganda at mas maayos, no? So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil matagal na rin tayong hindi nakagawa ng reaction video. Ito na yung panahon natin para gumawa ulit ng reaction video dahil masyado tayong na-busy, no? So maulan yung panahon ngayon, no? Keep safe at ingat, no? So maulan, may bagyo. So wag na tayong magpaligoy-ligoy pa at simulan na natin to. Let's go! So ayan guys, at-list na natin kung anong araw ngayon, May 26. So si Tiwata, marami nagsasabi mayabang, suplado o naman. Pero para sa akin ano niya 'yon, tawag dito, privacy niya 'yon, no? Kung hindi niya pansinin yung mga tao o mga vlogger na nakikipag-usap sa kanya kasi private life niya 'yun, eh. No? So huwag tayong magtampo kung sakaling nagpa-shoutout tayo at hindi tayo pinansin. Kasi ano 'yon, privacy niya 'yon, no. Maraming nagte-trending at nagba-viral dahil sa kanya, no. Kaya respect natin yun siya, no. Siyempre kailangan natin muna humingi ng bago tayo mag-video or mag-video. Pwede natin siya kausapin kung pwede para hindi yung nagmumukha tayong ewan sa kanya, no. So play natin ulit 2024 kung saan soft opening tayo ngayon ng Tiwata Pares dito sa Quezon City. So ang pwesto niya ngayon ay sa Quezon City na, no. Kasi dati sa ano ata siya nakapwesto, Pasay ba yun o Pasig? So ngayon nasa Quezon City na siya at mas maganda na yata yung kanyang pwesto. So itong tinatayuan ko ngayon, ito po yung Morning Star Street sa San Bill. So Morning Star South Division. Tapos ganito yung entrance natin, dito yung Tiwata Pares over. So ako nagbabalak din ako pumunta dito kaso nga lang masyadong busy tayo sa work, eh, no. Pero ngayon siguro maluwa na tayo dahil natapos na yung kasal na ginanap namin ng aking partner na si Sarah, no. So marami na tayong time, marami na tayong pwedeng gawing content at back to ano na tayo, pagiging YouTuber, no. Kasi medyo natapos na rin yung isang pangarap na pinangarap namin mag-partner, no. So play natin ulit. Ayan, dito po yung Tiwata Pares Overload. Ito yung gate. Test ko lang sa inyo. Tapos papasok tayo dun sa loob. Doon pa talaga sa loob yung pisto natin. So pakita na natin guys. Let's go. So napakaraming tao kahit umuulan, no? Kita nyo naman. So ayan, marami na siyang tao. Actually hindi pa tayo grand opening ngayon, na. Maraming salamat kasi soft opening pa lang natin. Wala pa tinda. So marami pa rin. So karamihan siguro dito puro mga small content creator, no, na kumukuha ng mga video kay Tiwata para makakuha ng alam niyo na maraming views din, no. Isa na rin tayo doon kaya ginawa natin ng reaction video to, no. So play niyo natin ulit. Kita puno pa rin. Para sa artista. Kaya nakikita natin, di ba? Dami kumukuha sa kanya. Dami ng tao, maraming salamat. Tapos ang famous na famous. Umuulan kasi ngayon kaya hindi pa masyadong maraming tao, pero marami na din talaga. Mm-hmm. So papakita lang natin yung area natin. So ayan. Sigurado tayo. Hindi ba para mas maganda na yung pwesto niya ngayon kaysa. At hindi lang tayo Pares Overload. Papakita ko rin sa inyo na meron tayong mga booth ng halika rito. May billboard tayo. Billboard. Ginastosan talaga, no? Yung upuan parang galing pa sa Bombay, ah. Joke. De, siguro to itong mga nasa mga gilid niya, ano to, parang mga businessman din na maliliit na nag-franchise siguro sa kanya. Diyan lang din nagpwesto, parang ganun siguro. Yun lang yung ano, opinion ko, ah. Tapos syempre may Tiwata. Ayan. So kulit. Mm. Nasukulit, so ito yon. Pwede sa mga bata. Tapos siyempre meron din tayong guys, grabe yung bagla sila si Tiwata. Tiwata Hot Dog Overload. O, oh, diba? So ayan, dito pa tayo, meron pa. Mm-hmm. Okay, sundan. Meron din tayong Tiwata Family Chicken. So ito ang itsura. Grabe. So meron din tayong Tiwata Spaghetti Overload. Wow. So ayan, magbubukas yan sa Junto sa grand opening natin. At syempre pa guys, ngayon So yung grand opening niya ay June 2, no? Sana makapunta tayo para makita rin natin si Tiwata ng personal, no?
ipapakita naman natin ngayon yung dining area natin. Ay, dining area yung kitchen pala. Kitchen kung saan lulutuin yung mga pagkain natin. Ito yung sinasabi ko, mas in-improve, mas pinaganda, mas pinalinis, at mas pinasarap. So, ito na po yung final true. Charing, ito na tayo. Para siyang artista. Ang daming kumukuha niyo mga tingin. So, asan na yung aking cameraman? So, ayan, dahan-dahan lang sa pagpasok, abaka magtangayan yung mga ano. Papakita ko lang sa inyo yung mga gamit natin. So ngayon, nag-prepare kami para naman sa mga bisita. Oh, so meron catering. Kami inanda na catering muna kasi di ba hindi pa naman catering. Tayo magbukas. Pero may mga menu na dito na pares tulad ng sineserve natin sa Pasay. Pero hindi pa masyadong marami kasi papatikim lang natin sa lahat. So yun, Pasay nga pala talaga yung ano nila. Dating pwesto ngayon sa Quezon City na sila. Medyo lumayo na. Kasi doon lang ako nagkatrabaho sa Espinas sana, you know? Makapunta sana. Kaso medyo lumayo na. Quezon City na. Pero okay lang yan, no? Kapag may time tayo, no? Pasyal tayo dyan. Ng tao lang dito, okay? Yung magkakasya lang. Kaya nga po, importante kanina sinasabi naman mag-register bago pumunta. Kasi soft opening pa lang naman natin para lang mabudget natin kung gaano karami yung tao. Kaya importante yung nakalista. So, ito na. Papakita ko muna sa inyo yung mga gamit natin, yung mga pinaglulutuan, yung kitchen natin. Ito sa public to para makita nyo gaano kalinis, gaano ka in-improve ni Diwata pare. So, let's go. Ayun! So, ayan guys, sa kitchen makikita nyo po meron tayong dewater. Dewater. Mindset ba? Mindset, no? Basta may connect lang yung pangalan sa mga branch. Dewater! Guys, napakaganda po ng ating mga kaldero. Huwag magtulakan. Ito siya. Siguro yung iba na lang. Yan na lang siguro yung iba. Kasi baka hindi na magkasya dito. Text na lang natin. Ako na lang muna papasok. Yan na lang iba. Para hindi tayo magkasya lahat. So, ito na po yung mga lutuan natin ng mga sabaw. Puro stainless po yan lahat. Talagang ginastusan po namin talaga. Siguro baka mag-anuhan na magkalaglagan. Ayan po. Text natin yung mga gamit natin. Gaano pa high-tech na yan. Ayan po. Yung mga palan, ayan. Parang ano yung mga tao, yung alam mo yun, yung parang kanya-kanyang video sila na makakuha lang, makasi kanya-kanyang singit, makakuha lang ng magandang video, no? Ganun kasikat si Diwata, no? Parang artista. So, play natin ulit. So, para sa akin talagang yung itong business ni Diwata, para sa kanya talaga to. Kasi kilala natin siya kung simula ng umpisa, kung sino siya at ano siya, no? Kaya huwag tayong maingit o magalit kung meron na tayo nakikitang mga tao na umaasenso o umangat sa buhay. Bagus, gawin natin silang inspirasyon, no? Para makaahon din tayo sa ating mga asuliran na yun, no? Lahat naman tayo may kanya-kanyang panahon, eh. Basta sabi nga si pag-atsyaga lang, eh. Magkakaroon tayo ng nilaga. So, play natin ulit. So, itong video hindi natin tatapusin kasi masyadong mahaba, no? So, hanggang doon lang tayo sa may counter, no? Yung counter na ipapakita niya, hanggang doon lang tayo. Parang ano si, parang artista si Diwata. Parang dito yung pinagkakaguluhan ng media, no? Nauna pa yung mga tao sa videographer, eh. So ayan na guys. Parang picture natin. Nga, may mga ano po. So ayan na guys, yung cashier natin, systematic na tayo. Meron na tayong POS. Wow. Ayan, POS siya. Wow. Balang dyan, alipin na.
Halimbawa po, mag-order kayo, pipindutin lang yan, touchscreen yan lahat. Tapos nandun yung mga menu natin nakalagay, pipili kayo doon. Tapos ang kagandahan natin dito guys, kasi may, kung maraming tao, hindi lang dito, pwede rin, mayroon din dito nakatayo na nagpipindot-pindot na kung ano yung mga parang order nyo, konektado na yan dito para pagdating nyo dito, nakaready na yung order nyo. So, ganun na po siya kahitik yung Diwata, Paris. Tapos syempre pa, ito yung kitchen pa lang ito pinakita. So hanggang dito na lang yung video natin guys. At gusto ko lang i-congrats si Diwata no sa June 2 no, sama-sama tayong pumunta para sa kanyang grand opening no. At gusto ko lang din sabihin sa lahat na huwag tayong magalit o magtampo kapag hindi tayo na bigyan ni Diwata ng opportunity na makausap siya or magbati, kasi ano niya yun, privacy niya yun, na hindi, kung gusto niyang makipag-usap o hindi. Pero kung gusto natin siyang interviewin sa video, pwede muna tayong mag-off-cam, no? Na humingi tayo ng abisi sa kanya na videoan siya. Or interviewin ba? Para at least, nare-respect natin siya, hindi yung basta lang tayo kuha ng video sa kanya, no? Kasi privacy ng tao yan, no? Karapatan niya yan na pwede siyang tumanggi kung ayaw niya, no? So, congrats, Diwata, at nabay magtuloy-tuloy, no? Yung iyong business, no? So ito, mas talagang masasabi natin na legit na siya. Hindi na siya yung kagaya dati ng sa ano lang, parang tiyanggi lang, gano'n, no? So ngayon, parang talagang bonggang-bongga na yung kanyang Diwata, Paris Overload, no? So, isupport natin at tangkilikin yung sariling atin, no? Hindi yung puro lang sa mga mayayaman na tao. Mayayaman na yun, eh. Support natin yung mga galing sa ibaba. At gusto ko lang i-congrats si Diwata, no? So yun lang, no? Maraming salamat sa lahat ng sumusuport sa aking YouTube channel, at magkita-kita tayo sa ating sunod na video, no? Congrats ulit Diwata, at shoutout sa lahat ng mga subscriber natin dyan, mapa Pinas or OFW, no? So yun lang, God bless.